Magkapatid sa Batangas City na sangkot sa ilegal na droga, hinuli ng pulisya. Umano'y marahas na paghuli sa magkapatid, inireklamo ng kaanak ng mga hinuling suspect. Tutukan yan sa report ni Andrew Bernardo. Magkahalong galit at lungkot ang nararamdaman ni Jane, hindi tunay na pangalan, nang humarap sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa Barangay Wawa, Batangas City kaninang umaga. Inilapit nito sa news team. Ang umano'y bigla ang pagpasok ng mga kalalakihan sa kanilang bahay na nagpakilalang mga pulis noong nakaraang Miyerkules. Kinapkapan ng mga pulis sina Jane at asawa nito at naghalughog sa loob ng bahay. Matapos ang paghalughog, inaresto na umano ng mga pulis ang kanyang asawa kasama ang isa pang lalaki na kapitbahay at kapatid nito. Kinapkapan po ako niya bago pilit na sinasaktan, may sipa, binuhusan ng ang aking asawa, may tadyak. Tinutok, ang masakit po sa akin, masama nang iniiyak ng aking anak. Tinutukan pa po ng baril, wag daw sumigaw. Sa report ng Batangas Police, ang mga nahuli sa umano'y bypass operation ay sina Brenier at Russell Salazar, pawang mga construction worker, at sangkot umano sa ilegal na droga. Nakumpiska sa dalawa ang tatlong plastic sachet na may lamang hinihinalang shabu na aabot ang bigat sa 10 gramo at nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Nakumpiska rin ang bypass money na 30,000 pesos. Samantala, inireklamo naman ng asawa ng isa sa mga nahuli ang umano'y hindi makataong pag-aresto ng mga pulis sa magkapatid. Sa amin lang po sir, ay tanggap naman namin na sila ay makulong. Ang amin lang po yung pambubugbog po at saka yung pagpasok po nila dito na wala silang search warrant. Na talagang pati po mga cellphone dito pinagkukuha, pati halos lahat ng mga bata dito na trauma sa sobrang takot. Ayon naman sa ilang saksi na nakatambay lang umano sa lugar, pati sila sinaktan din umano ng mga pulis sa hindi malamang dahilan. Maging ang ilang bata sa lugar, pinagsalitaan din umano ng mga pulis. Tinatakot kami, huwag kayo maingay. Kada may magsalita ako sa amin ng kone. Ginagarote ko kami ng pangbaras, bakal. Yun nga, nagkaroon ako ng pasado dito, mahita. Yung aking anak ay sinabihan na huwag daw gagaya sa kanyang ama dahil adik, ganun. Sa panayam ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, sa pamunuan ng barangay, kinumpirma nilang sangkot sa ilegal na droga ang magkapatid. Pero walang ideya sa nangyaring bypass operation hanggang sa inquest proceedings. Apo, nakasali po yan sa watchlist. Yan po ay talagang alam ng barangay na sila ay gumagawa ng mga ganyang illegal, pero sinasabihan namin sila, siguro before na mahuli nila, sana alam din ng barangay. Dahil yan ay ikangay magpakasama-sama man ay kabarangay pa rin namin. Nagpaalala naman ang punong barangay sa kanyang nasasakupan. Sa akin ang mga kabarangay na gumagawa ng ikangay hindi maganda, sa mga drugs, sa mga krimen, patay hindi na sila gumawa. Para sa kanilang katahimikan, magtrabaho na lang ng maayos para naman na ikangay yung buhay nila ay maging safe. Ayon sa ilang kaanak ng naaresto, maging ang ilang residente sa lugar, nangangamba sila sa kanilang seguridad dahil sa pangyayari. Tumanggi na muna magbigay ng pahayag ang Batangas Police ukol dito, at ayon sa kanila, tumanggi na rin ang mga nahuling sospek na magbigay ng pahayag. Kasama si Buhay Adante Jr., Andrew Bernardo, Balitang Southern, Tagalog.